naman ang inyong Indigenous Bisaya sa simpleng buhay sa probinsya. So guys, ang video ang gagawin natin ngayon ay kung papaano gumawa ng masarap na puto bumbong ala Janice sa probinsya ng Toledo. Lahat na nanonood ng vlog kong ito, ipagpatuloy nyo lang guys hanggat sa matapos yung video na ito para naman na meron din kayong makukuha talaga guys kung paano ito ginagawa ang puto bumbong. Pinakasimpleng kakanin guys kung paano ito gagawin ang puto bumbong guys. So let's go guys, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo kung ang mga ingredients kung ano-ano ang mga ito. Guys, ito ang mga kinakailangan natin na mga ingredients niya guys. Una sa lahat, ito pinaka-importante, yung glutinous rice guys, ito yon. Yan yung glutinous rice, o nabibili ito yan guys sa mga market natin. So ito yung powdered na glutinous rice na kung baga tinatawag sa Bisaya guys, is pilit. So ano yan, pinapowder lang niya yan, yun yung ang ano natin. So 4 cups nito guys, 4 cups na glutinous rice at saka yung flavor na ube, yung pangkulay natin. Yan, yung ube color niya. Yan. At saka yung condensed milk mamaya guys, pang-topping natin. At saka dalawa ang gagawin kong pang-topping guys. Yung may sugar at saka tinudkod na niyog. Yan. At saka may Eden cheese din ako nito. At saka yung tubig guys is 1 cup and 3/4 lang guys. Yun. And then ito din yung margarine natin na ipapahid natin sa ano. At saka kailangan din natin guys yung ito, yung pambalot natin, which is ito yung dahon na saging guys. Kasi dito sa probinsya, maraming dahon na saging. So, ang gagawin natin, ito yung gagamitin natin ngayon guys. Kasi ang original talaga kung paano gagawin yung puto bumbong is ini-steam siya guys sa ano, sa yung bamboo steam. Yun ang ginagamit. Pero since wala tayong ano, yung bamboo na gagamitin natin, so madali lang, walang problema guys. So gagamit tayo nito. Ito yung gagamitin natin para makapag still makapag ano tayo gawa ng puto bumbong. Ayan lang, yan lang ang mga yan guys, yung mga kailangan natin na ingredients na kung paano natin gagawin guys. Yun lang talaga ang ingredients ng puto bumbong. So let's go guys, umpisahan na natin kung paano. Ito na guys, una is lagyan natin ng tubig. Dapat tantsahin lang guys yung tubig nilalagay, huwag ibuhos lahat guys. Ayan, at saka yung ube flavor na food color niya guys, tantsahin lang yun, unti-unti lang. Ayan. Tsaka depende lang din sa inyo guys kung gusto nyo talaga ng ano. At saka yung pinaka-importante is malinis yung kamay natin guys. Paghalo-haloin na natin guys. Gagamit tayo ng kamay. Ganyan lang. At saka guys, kung gusto nyo talaga ng medyo ma-violet yung kulay niya, dagdagan nyo yan. Pwede nyo yan dagdagan pa ng kulay. Ayan. Tsaka unti-unti lang hanggat sa ma-mix yung lahat na ingredients niya. Ayan. Unti-unti lang guys. Ayan. Dapat tansyahin lang talaga. Kasi pag sobra-sobra din naman yan ng tubig guys, ang tendency niyan is ano, sobra din hindi pwede makukudkod. Ayan, dagdagan din natin ng tubig hanggang sa lumambot. So ganyan lang kasimple guys, halo lang ng halo hanggang sa ma-mix yung glutinous rice at saka yung food color niya, yung ubing flavor. Ayan, saka dagdagan natin ng tubig ulit hanggang sa kaya lang siyang mix.
Yan. Dapat pa kunti-kunti lang, guys. Yan. Dali lang yan. Sana dipindi yun sa inyo, guys, kung gusto nyo talaga ng yung mabayulit talaga yung kulay niya. Dipindi nyo yun sa inyo. Pwede nyo dadagdagan ng ano, pangkulay. Yan lang. Ito na yun siya. Ready na ito, guys, to scrape, to kud-kud, guys. Yan. Pinaghati ko lang kasi hindi maano ko sa kamay ko. Pindi na yun sa inyo, guys. Yan. So, ito siya na. Ito na siya, guys. Then, i-scrape natin to gamit ng scraper. Yan na siya, guys. Yan. Ayan na. Ito na, guys. I-scrape na natin siya. Ayan. Dahan-dahan lang i-scrape siya, guys. At maingat din sa kamay. Kasi wag dapat na mabilis din. Kasi iwasan na hindi din masama yung makudkod yung kamay nyo, guys. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang yung kasimple. Dapat talaga, guys, ikukudkod talaga to. Hindi to katulad ng paggawa ng suman, guys, na diretso mo lang balot sa ano niya, sa dahon niya. Itong puto bongbong, ikukudkod siya. Yan ang kaibahan sa dalawa. Ayan. Hinay-hinay lang kapag kudkod hanggang sa matapos, guys. Yan, papakita ko sa inyo kung anong itsura yung nagkukudkod na. Ayan, ito yun, guys, oh. Yan, yan yung ganyan, yan yung siyang ganyan ang ano niya, yung nagkukudkod na. Yan, ganyan yung itsura niya. So, papatuloy lang natin, guys, ang pagkudkod. Then, pagkatapos nito, ready na siya babalutin sa dahon, guys. So, ito na, guys, yung finish na kudkod na puto bongbong natin, yung glutinous rice, guys. Yan yung hitsura niya. Ayan, so ready na siya, guys, ibalot natin sa dahon ng saging. Ganyan lang. Ganyan yung dahon. Yung iba din, guys, yung nasa ibang bansa, pwede din kayo makapagawa nito ng, kung gusto nyo, guys, gumawa ng puto bongbong pang snack nyo, pwede kayo gumamit din ng aluminum foil kung walang bamboo steam. So, aluminum foil, kung wala din kayo nito, yung dahon, then, yun lang, guys, pwede na kayo yan mag, ano, makapag-umpisa. Then, una, lagyan natin ng margarine yung dahon. Ganyan lang. Para, ang purpose nito ng ano, margarine, guys, is para hindi siya kumapit yung dumikit yung ano, yung puto bongbong. Yan, ganyan lang. Yan. Tapos, maglagay din tayo. Pakunti-kunti lang, tansyahin lang natin. Ganyan. Ganyan lang. Kunti-kunti lang, guys. Wag din sobra. Nasa iyo na yun na kung gano'ng kadami ilalagay.
ganyan lang. Then, yung pagbalot niya, dapat hindi ipipress guys, para hindi siya ano, dapat ganyan lang talaga. Then, ibabalot din ganyan. Ganyan lang, huwag ipipress. Ganyan. Napakasimple lang guys. Ayan. Tsaka kung mahaba yung ano niya, pwede din inyong itutupi ng ganyan. Yan, pwede din itutupi. Oh, yan na siya. Ready na siya ready na to steam. Yan. Continue lang. Po siya i-steam. But before guys, papakita ko sa inyo na before siya ilalagay guys, dapat siya kulong-kulo talaga. Yun, ganyan. At saka, pag dito sa probinsya guys, kasi tayo mga Pinoy is magawa ng paraan, magtalino tayo guys. Yun. Wala kayong pang steamer na ibibili kasi mahirap, ganyan. So, wala kayong pera na ka-afford yung pang steamer guys. Ito lang ganyan guys. Ganyan lang. Yan ang ginagawa ko. Ayan, papakita ko. Ayan, ganyan lang. Gagawa kayo ng paraan lang guys na para may mapapatungan kayo ng puto bumbong para ma-steam siya guys. Yan, ang ginagawa ko yan guys, ganyan lang yung parang steak na barbecue steak, yung tinutusok-tusok ko lang sa yung ganito. Yan, so meron na akong pang steamer guys. Yan talaga ang kadalasan na ginagamit namin dito sa probinsya kasi nga mahirap ang buhay dito guys at walang ma-afford na pambili na pang steamer kasi mahal ngayon. So ito na lang guys, ito lang pinakasimple. Ayan, so ready na, ilalagay na natin. Ganyan. Ganyan lang. At saka dapat bago nyo ilalagay, siguraduhin nyo guys na kulong-kulo lang yung tubig. Ganyan. Ayan. Simple lang. Ipapatong lang siya ng ganyan. Kung mahaba, itutupik nyo lang ng ganyan, ng parang suman. Para lang na ma-steam siya. Ayan. I-steam lang siya ng 30 minutes. Guys, ayan. Nakalagay na siya yan. So, iintayin natin ng 30 minutes hanggat maluto siya. So, ito na guys ang ating puto bumbong. Luto na siya guys. After 30 minutes. Ito na siya. Ayan, ililipat na natin siya dito guys sa lalagyan niya. Ayan, ito yung hitsura ng puto bumbong. Ayan. Ililipat natin siya dito. Ayan, napakadali lang. Ayan, ganyan yan ang hitsura niya. Ayan, kasi dandahan lang kasi mainit. Ayan. Ganito yan. So, sa lahat ng gusto din, mga kapwa Pinoy ko dyan, na nanonood, mga Tagalog o Kabisaya o kahit sino dyan, na gusto dito magsimula, magumpisa ng pangkabuhayan nyo guys. Pwedeng-pwede na ito. Patok na patok to ngayon sa panahon ngayon na pandemic. Ayan. So nakita nyo, yan yung puto bumbong ko. So, ang gagawin ko guys is lalagyan ko muna ng margarine guys. Yan, papahiran ko ng margarine kasi ang yan kasi masarap is yung maalat-alat na parang makumbine yung maalat-alat niya at saka yung tamis. Yan. Tapos, yung iba kasi guys, ganyan lang guys. Yung kinukudkod na niyog, ganyan lang. At siya, gumamit lang sila ng ng asukal. Yan. Tsaka yung asukal niya,
pwede natin ilalagay ng lang diyan katabi ng ano ng niyog. Ayan na siya, guys. Ganyan lang. Tsaka pwede din natin ang gagawin ko din sa isa ng toppings is yung niyog din at saka may condensed at saka tawag nito yung cheese. Okay, kasi yung iba kasi gusto nila yung ano, kinugkod na niyog. Ganyan yan. Yan. Tapos guys, lagyan natin ng cheese. Yan, kukurkuran natin ng cheese yung ibabaw. Ganyan lang, kasimple. Yan, mas pakasarap. Pindi lang sa dami ng ano ng cheese, guys. Ilalagay nyo. Yan. So, pwede na yan siya. Tapos, lagyan natin sa ibabaw ng condensed. Ayan, tingnan nyo, guys. Ganyan lang. Yan. Ito na. Yan yung... Yan yung finished product na, guys, yung puto bumbong ko. Ayan. At saka yung isa din. Yung isa din, guys, pwede din siya... ano lang, asukal lang at saka niyog yung kung gusto nyo. Yan, ganyan na, ganyan lang siya. Itong dalawa na to. So ito na yung finished product ko. Napakasarap nito, guys. Ayan. Yan, guys, ito na yung finished product natin ng puto bumbong ala Janice sa probinsya ng Toledo. Ayan. Napakaganda. Manang-mana sa nagba-vlog, guys. Ayan. So tikman na natin ang ating puto bumbong. Ayan. Napakasarap, guys. Ayan, at tikman na natin. Ayan. Masarap, napakasarap, guys. At talagang maganda ito i-partner sa coffee, guys. Sa coffee. Ayan. So, ito yung itsura lang niya. Ayan, ganyan. Saka yung isa, yung sugar lang at saka ano, guys. Sugar at saka kudkud na kayo na lubi. Yung niyo. Ayan. Lubi sa Bisaya. Kasi niya na, guys. Kasi Bisaya talaga. Si Inday Bisaya. Ayan. So, ito lang. Ayan. Sana marami kayong natutunan din sa aking pagbablog nito ng puto bumbong. Ayan. So, keep on watching, guys. Susunod ko pang iba-vlog. Ayan. Maraming salamat talaga sa pag-asama nyo sa akin sa pag-vlog ko ngayon. Talagang nagpapasalamat ako sa inyo, guys, at saka yung iba din na hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, just click the button down there, subscribe and hit the bell there, guys. So para masubaybayan nyo pa yung mga iba ko pang iba-vlog na kung ano-ano, guys, yung buhay ko dito sa probinsya, guys. Ayan, maraming